Kamusta ka-anime? Ito na ang part 110. Disclaimer lang ka-anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page at Facebook gaming page. Magbibigay tayo dyan ng skin. Ilalagay ko sa comment section ang link. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Kinabukasan nga, dumating na sa gym ang mga player ng SHOHOKU para sa gagawing practice game. Okay, assemble! Lahat ba, andito na? Wika ni Miyagi sa mga player niya. Biglang nagsalita si Yasuda. Yung dalawa, captain, wala pa. Mukhang na-late na naman ha. Mga gunggong talaga. Lagi na lang silang late. Alam naman nilang importante ang practice na to. Pero kahit ganun, ituloy natin ang practice. Okay? Okay po, captain. Sambit ng mga player. Nagsimula na nga mag-practice ang buong player ng SHOHOKU nang biglang dumating si Sakuragi. Pasensya na. Nalita ko. Dumaan pa kasi ako kay Manong. Bumalik kasi ako ng bago kong shoes. Naluma na kasi ang sapatos ko. Wika ni Sakuragi. Ang dami mo pang paliwanag dyan. Mag-warm up ka muna dyan sa may gilid. Puro dribble ang gawin mo ah. Wika ni Ayako. Ayako naman. Huwag mo naman pahirapan. Ang henyo. Di ko na kailangan ng ganitong practice. Gusto ko na agad sumalang sa court. Pagmamakaawa ni Sakuragi. Manahimik ka dyan, gunggong. Inis na sabi ni Ayako. Maya-maya pa, dumating na din si Rukawa. Mukhang na-late ako ah. Ang aga nyo naman na mag-practice dyan. Wika ni Rukawa. Isa ka pang gunggong ka. Natulog ka na naman siguro sa kangkungan no. Bakit ba pa special kayo, mga ungas? Kala mo naman, kay gagaling. Kung ako lang ang masusunod, tatanggalin ko na kayo eh. Inis na sabi ni Miyagi. Nagsalita ang bansot na to. Kala mo naman, kaya niya pag nawala kami. Hay, napahinga na lang ng malalim si Rukawa. May sinasabi ka ba, Rukawa? Muling sambit ni Miyagi. Wala. Sabi ko, eto na, magpa-practice na. Sumali nga si Rukawa sa practice game. Kaya naman, nainis si Sakuragi. Teka muna, ulot. Bakit siya? Naglaro na. E parehas lang naman kaming late ah. Aba, mukhang may pinapaboran ka. May gusto ka kay Rukawa, no? Inis na sigaw ni Sakuragi. Manahimik ka dyan, gunggong. Sige, sumali ka na sa practice. Wika ni Miyagi. At nagsimula na nga ang kanilang practice game. At kasama na ang dalawang gunggong na si Rukawa at Sakuragi. Nasa kalagitnaan na nga sila ng practice game nang dumating si Coach ANZAI. Si Tatang, dumating na pala. Bakit kasama niya si Gori at si Boy Labo? Kala ko ba, graduate na sila? Pagtataka ni Sakuragi. Di ko din alam eh. Ano kaya ang gagawin nila dito? Sambit ni Miyagi. Miyagi, palapitin mo sila dito. Wika ni Akagi. Okay team, itigil mo na ang practice. Assemble! Makinig tayo sa sasabihin ni coach. Tugon ni Miyagi. Makinig kayo sa akin.
binigyan tayo ng invitational game ng isang private na school. Gusto daw nila tayo muling makaharap. Wika ni Coach ANZAI. E tatang, bakit nandito si Gori at Boy Labo? Tanong ni Sakuragi. Makakasama nyo sila sa laro. Gusto kasi ng mga kalaban nyo na makaharap yung dating team ng Shohoku. Kaya sinabihan ko si Akagi at Kogure. Kung gusto ba nila ulit maglaro, kasama kayo. Hindi naman sila tumanggi at umoo agad. Paliwanag ni Coach ANZAI. Tama si Coach, kaya papalitan ko muna si Miyagi bilang pansamantalang captain. Wika ni Akagi. Kulot, naagawan ka na naman ng posisyon ni Gori bilang captain. Kawawa ka naman. Ngising sabi ni Sakuragi. Manahimik ka nga. Gunggong. Inis na sabi ni Miyagi. Sasabihin ko na sa inyo kung sino ang makakalaban nyo sa invitational game. Walang iba kundi ang team ng Ryokufu. Kung dati natalo nyo sila, baka ngayon mahirapan na kayo. Nagpalakas na ang team nila, kaya dapat seryosohin nyo ang magiging laban sa kanila. Okay? Paalala ni Coach ANZAI. Ayun ba yung may mayabang na player? Yung nagpasikat dati bago natin sila makalaban? Tanong ni Sakuragi. Oo, yung Michael Okita. Nilampaso na natin yun eh. Mukhang gusto ulit nila na malampaso ah. Ngising sabi ni Miyagi. Tahimik kayong dalawa dyan. Huwag nyo silang mamaliitin. Hindi na sila tulad ng dati nyong nakalaban. Lumakas na sila. Okay. Kaya dapat mas pag-igihan nyo pa ang practice nyo ngayon. Wika ni Akagi. Tama si Akagi. At bukod dun, bukas na ang alis natin para pumunta sa school nila. Sabat ni Coach ANZAI. Bukas agad? Parang ang bilis naman. Di ba pwedeng sa sunod na araw na lang? Pagre-reklamo ni Sakuragi. Ayaw mo ba? Sige, maiwan ka dito. Sambit ni Akagi. Sigori naman, di na mabiro. Tugon ni Sakuragi. Sige na, balik na sa practice. Sigaw ni Akagi. At bumalik na nga sa practice ang buong team ng Shohoku. Sinabi na nga ni Coach ANZAI kung sino ang makakaharap ng Shohoku. Mukhang magiging exciting ulit ang magaganap na laban. Abangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!